Nadugangan og 22 ka kaso sa COVID-19 ang Iligan City kung asa usan niini ang namatay. Sumala sa LGU lakip sa ilang gipaningkamutan nga madali ang pagtukod og pasilidad diin mubasa og resulta sa RT-PCR test. Nagapatrol Roxanne Arevalo. Gikumpirma sa City Information Office Agosto 25 sa gabi nga nadungagan na sad og 22 ka kaso sa COVID-19 ang Iligan. Usa sa mga pasyente nga local case ang namatay. 19 ang local. Ah, okay. Isa ang LSI, isa ang ROF, isa ang patay nga local. Tungod niini, nisaka na sa 5 ang namatayng pasyente sa local transmission. Gipaningkamutan karon sa LGU nga mapaspasan ang paghimog pasilidad nga kayang mubasa og resulta sa RT-PCR. Lakip kini sa gipangutana sa National IATF dihang nangayo ang syudad ug pagtugot nga mag-ECQ pagbalik. Lakip pong guidance or tinatawag na question na pwedeng i-take ano ni Mayor is tingnan niya yung talagang sitwasyon sa ano sa kanyang lugar. Tingnan niya yung granular affectation. Kung yung affectation na yun, kadalasan minsan yung affectation na yun sa isang barangay o sa tatlong barangay lang o sa apat na barangay. Yung apat na barangay lang doon ang gawa niya ng tinatawag na restriction. Pwede po siya mag-declare ng ECQ or MECQ doon sa mga affected na mga compound, affected na mga streets, at saka affected na mga purok at saka mga barangay. Kasi po talagang sa ano po natin na hindi po pwede po na pagka po mayroon ng spike, biglang i-ECQ po natin ng buong Iligan. Alalahanin niyo po na pag ang declare ng ECQ at MECQ is not sustainable. Magpatabang po ng DPWH o kinaya na may budget na mong more than 20 million. Dili na siya testing ha. Mubasa sa laboratory test na siya. Mubasa sa RT-PCR confirmatory test. Negotiate pa me together with the DPWS and DOS because ang DOS sila ang mata-guide. Ang pagtrabaho mo kung sa DPWS mo pa-support. And also, sa city government kining budget. Bilan na biya kabulan? March, April, May, June, July, August na. Ito, wala pa yun makakomply sila. Natapos sa ang dugang isolation facility nga gihimo sa DPWH nga kayang muakomodar og 50 kapasyente. Laraw sab nilang sugdan og gihimo ang mega facility sa compound sa National Steel Corporation sa Biyernes. Roxana Revalo, ABS-CBN News.